kasama mo kami, Lola Cap. Dito na kami, Lola Cap. Maraming salamat. Barangay Captain Flora de Leon. Sino po sila? Attorney Patrick Pineda po from City's Legal Office. City's Legal Office? Ano po ang sadya nila? Just informing you po about the investigation being done on your barangay. Investigation? For the difficulties and irregularities sa pag-audit ng funding na nakukuha nyo. At kasama ko po ang City Auditor, si Mr. Dominguez. Sorry, Lola, ha, pero sa isinagawa po naming audit sa financial record ng opisina ninyo, may mga discrepancies po. Tulad po ng naka-report na expenses ng mga medical mission ng barangay, hindi po nagtutugma ang presyo ng mga gamot na idiniklara nyo sa presyo nito sa merkado. Talagang gusto ninyo akong idiin, ano? Gusto niyong palagasin? Natiwali ako? Ganun ba? Hindi pwede gawin niya yung mayor to kayo, nakap. Eh, dati naman sila ang close ni mayor, ha? Tumagka pa nga siya ng regalo, eh. Pero nung nakita natin, biglang pinasole. Pwede po ba kaming magsagawa ng inspection sa opisina ninyo? Suhol, edi sana, walang problema. Eh, di ba ni Api? Sa palagay mo, lalaban sila? Nung sinugod ni Dalisay si Mayor, tingin ko, nakakita nung nakatapa si Mayor. Malabo yun. Eh, di ba may death threat na si Dalisay tsaka yung pamilya niya? Makapalag pa ba sila? Di ba, Gordon? Alam, ma'am. Pulis si Dalisay. Aga si ADJ pa. Paano kung inimbisigan na si Mayor doon? Natatakot kang makulog si Mayor, no? Kasama ng nanay nito at kapatid niya si Gordon. Pasensya na, Lola Cap, pero hindi po talaga nagtutugma ang financial report ng opisina niyo sa audit namin. Isa pa, palabas na pade doon. Pagkakadeklara ninyo ng presyo ng mga gamot, school supplies at ilang mga items na binili ninyo para sa proyekto ng barangay ninyo. Si Mayor, ng abogado, tsaka ng auditor dito sa barangay. Eh, pinagbibintangan nila na meron daw mga dinuduktor na papeles tong si Lola Cap. Eh, Maya, sino naman ang maniniwala sa kanila? Eh, yun na nga problema, Elmo. Mukhang marami nang naniniwala. Ano? Marami nang naniniwalang korap si Lola Cap? Ano yung korap? Nagnanakaw daw ng pera sa barangay ng lola mo, Onyok. Ano? Hindi ko alam kung saan nyo binase lahat yung mga nakasulat na yan sa inyong audit report. Ito ang aking file. Kompleto. Andyan nakalista lahat kung kailan binili. What are you implying? Meron ka bang ibang mga supporting documents na magpapatunay nitong mga dokumento mo? Be my guest! Ayan, lahat ng drawer. Buksan nyo. Tignan ninyo. Thank you. Sige. Ano? May nakita ba kayo? Napakalaking pera niya. Ano to? Saan ang galing yan? Hindi yan akin. Kitang-kita niyo naman, mga kaibigan. Lumapit ako rito. Walang laman ng kamay ko. Ano ko, magician? Ha! Oh! Oh, yan. Nakita mo? Tingnan mo. Tingnan mo. Oh, nakita mo? Pinadala yan ni Aling Pe. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa may barangay. Oh, tingnan mo. Oh. Totoo ba yan, Roda? Nakikita mo na nga eh. Oh, parang hindi naman yata totoo yun. Kilala naman natin si Lola ka. Pero di ba sabi mo na, ano yun? Ano yung sinasabi mo, Roda? Wala. Wala akong sinasabi. Ba yun? Di ba isang araw ko pumihirit dyan? Sabihin mo na kung ano gusto mo sabihin. Talaga naman eh! Close naman talaga si Lola Cap tsaka si Mayor! Teka, Alig Roda, para sumusobra na kayo ah! Baka hipan ng masamang hangin yung bibigyo, di na magsara yan! Ay, hindi naman! Ang kapitana nyo nagtatago ng pera sa drawer niya, alam niyo ba yun? Paano napunta yan? Ang mabuti pa, Lola Cap, aminin niya. Saan at kanino nang galing ang mga pera niya? Bakit ko aaminin ang hindi ko alam na bagay? Sinasabi ko lang naman!
yun? Wala naman akong pinararatangan. Pero walang pinararatangan. Talaga naman. Eh, Ruta, parang iniimpluwensyahan mo itong mga kabarangay natin eh. Bakit? Sino ba sa inyo ang hindi dinamayan ni Lola Cap? Di ba lahat naman tayo tinulungan ni Lola Cap? Oh, minsan nga hindi na kayo pinagbabayad sa karinderya, di ba? Pare-pares na tayong tinutulungan ni Lola Cap dito, ha? Lola Cap, sa harap ng mga kababayan mo, hindi mo kayang ipaliwanag bakit ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera. Hindi yan akin! Bakit hindi dito? Ano to? Buloy? Kabubuksan ko ba yan kung meron akong tinatapos? Magpapatunay! Paano napunta ang pera ito sa lamesa ng mahal ninyong kapitana? Eh kaya nga palaging nakakatulong dahil maraming pera. At yung pera niya, mas sukli pa. Ito, sukli pa! Ikaw, tumigil ka na, ha? Kaya tumigil na kayo, ha? Nasa mamamahay kayo ni Lola Cap, ha? O, pwede namin kita solo trespassing. O, lahat ng naniniwala dito na si Lola Cap e corrupt, umalis na kayo dito! Lumayas na! Ma! Kasi totoo naman, eh. O, di lumayas ka! O, naniniwala ako, alis ako! Bastos kayo! Susumpungo kayo kay Lola Cap! Pati ikaw? Pare! Kitang-kita ko kung paano ako tignan ng mga kabarangay natin na para bang naniniwala sila na kaya ko ang gawin yung ibinibintang sa akin. Ilang taon kong pinagkaingat-ingatan na ang pangalan ng pamilya natin. Na, matagal ho kayo nagsilbi sa kanila at marami pa rin po naniniwala sa inyo. Alam ho nila na hindi niyo magagawa yun. Cardo, yun din ang inaasahan ko. Ang kinatatakot ko lang mamaya ay kung ano ang gagawin sa inyo ni Mayor. Hindi siya titigil na hanggat hindi niya kayo napapabagsak. Apo, anong gagawin ko? Mayor siya. Barangay Captain. Wala akong pakialam kung mayor na siya na. Hindi mo tama ang ginagawa ng pang-api sa inyo na. Gagawin ko ang lahat para patunayan ko. At malinis ko ang pangalan niyo. Wala! Case. And until now, wala pa rin nangyayari sa investigation niya sa drugs. Trying our best, sir. Yes, but this is taking unusually long. You will be happy to know, may nakuha na po kaming lead. Oh, sir, actually, a pusher was arrested in Cavite. He was talking about a certain lolo na baka may connection sa hinahabol natin sindikato. And we actually requested him to be transferred here for more questioning. All right, just make sure that this time, this man provides us some clues as to kung sino ang lolo na yan. Yes, sir. One thing that they know, they call this person Lolo. Then why don't you just call me Grandpa or Inkong? Or better yet, matanda ko kuban. Sabihin mo sa amin, sino si Lolo? Simple lang ang mga tanong namin. Sino si Lolo? At saan siya matatagpuan? Pag sinabi ko, sir, lagot ako kay Lolo. Hindi ako bubuhayin ang paglalaman niyang nagsubong ako sa pulis. Paano niya malalaman kung wala naman makakaalaman nandito ka? Pwera lang kung may mga mata kayo dito sa loob. Protektado ka namin, kaya magsalita ka na. Sino ba si Lolo? Sino ang leader niyo? Sir, hindi ko talaga siya kilala. Pero alam ko kung saan siya nandun. It's possible na ang lolong sinasabi ng lalaking yun is the same lolo who owned the shampoo lab. Sayang lang, sir.
Why is that, Tuazo? Matagal na dapat nahuli yung lolo na yan eh. If Dalisay did not let him escape. No use blaming anybody. Matagal na nangyari yun. Pero dapat po kasi in-involve ni Dalisay ang CIDG to pursue this case. I'm just wondering, sir, and I hope you don't mind me asking, pero bakit po siya pinihagan? The unit has its reasons, Tuazo. Just focus on what the witness said at hulihin natin ang lolo na yan. Only then will we know if this is the same man Dalisay was pursuing before. Ricardo. Oh, ano sabi ni Dalisay? Pinapasabi ho niya salamat ho na susuporta kayo at salamat sa concern niyo ho na ibibigay niyo. Alam mo, Glenn, madalas kami nagtatalo ni Dalisay. Pero sa pagkakataon to, si Dalisay tsaka ang lola nga nagsasabi na totoo. Sir, salamat ho ah. Na-appreciate ko ho. Alam mo, Glenn, bukod sa trabaho natin to, alam ko naman kasi na importante sila sa'yo. Eh, sir, kayo din naman ho eh. Importante ho sa akin. So ako hindi na importante sa inyo. Ganyan kayong dalawa, ha? Nakakatampo na kayo eh. Naglilihim na kayo sa akin. May sagutan na ba na nangyari na hindi ko alam? Sir, wala ho. Eh, tsaka importante ho kayo. Pero sakto lang. Sakto lang? Ikaw, Soriano, chismoso ka, no? Hindi, sir, oh. Ano na, sir? Hindi mo alam? Matagal na siya ganyan? Sir, naman. Ano yung machismis niya? Madami. Pero sarili niya, hindi niya machismis. Na po. Ito na nga ba ang kinatatakot ko? Ang magkawatak-watak ang ating barangay. Pwede naman po namin silang awatin eh. Mga bata, hindi na kayo dapat sumasali sa gulong ito. Diba, Elmo? Lola, si Roda po kasi. Bigla-bigla na lang pong bumalimbing. Eh sila nga mag-asawa pag may problema sila. Sa inyo naman po sila lumalapit, di po ba? Hayaan mo na sila. Pero dapat, huwag na itong maulit, ha? Opo. Apo, noon, nag-alala tayo. Natakot sa ginawa ni Mayor. Pero napaglabanan din natin. Papaglabanan din natin ang lahat ng mga pula ng mga taong yan. At maiintindihan nila kung ano ang totoo pagdating ng araw. Naprovoke mo sila. Naman, bigon, laging talo. Talagang talo na yung mga yon, Anton. Wala nang maniniwala doon sa lola cup na yun. Palagay mo, tigilan na kaya ako ng mga yon? Pulis kasi, kasama pa yung lolong general. Isama pa niya yung buong BNP. Wala akong pakialam. Bakit to? Mga bata! Ayan! Kukuha po akong palinis! Di po akong palinis! Hindi, ano ba yun? Ano nangyari? Ano po nangyari? Bakit? Pintura lang yan. Pwedeng burahin. Dito na muna ako titira hanggat hindi ito naaayos. Salamat, Delphine. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa Mayor, itatanong ko lang ho sana. Gordon, huwag ngayon. Kasi po, Mayor, medyo matagal-tagal na po ako kasing walang balita sa nanay at kuya ko eh. Itatanong ko lang ho sana kung...
Di ba sabi ko sa'yo, ako na ang bahala ron? Opo nga, oh, Mayor. Hindi naman ganun kalaki yung kasalanan nila nanay at kuya. Baka naman di nyo kayang aregluhin yung kaso ni nanay. Eh, ako... Ang sinasabi mo, hindi ko kaya? Hindi ho sa ganun, Mayor. Ang iniisip ko lang ho sana, eh, baka sakaling magawa ng paraan yung sa piyansa. Meron naman po akong naipon na pera. Baka sakaling pwedeng yun na lang ho yung ibigay ko para mapiyansan yung nanay at kuya ko. Hoy, nagpahuli sila kay Dalisay. Kaya sila nakakulong ngayon. Oo nga ho, Mayor. Eh, pero paano naman ho kung kayo na ang malasin? Paano na lang ho yung pamilya ko? Alam mo, ikaw ang mamalasin sa akin. Huwag na huwag mo akong pangunahan. Dahil kapag ikaw gumawa ng nikatiting na kapalpakan, unahin ko ito ba yung pamilya ko. Naintindihan mo? Opo, Mayor. Sige na. Umayos ka? Salamat. Hindi lang pala si Hepe kalaban, ano? Pati pala si Mayor. Ano ba yan, anak? Yung mga nakakalaban ninyo. Nakakatakot na eh. Pataas ng posisyon. Kailangan ko talagang tulungan si Cardo. Si Cardo na naman? Eh, tayo mali ko kayo naiisip. Kailangan ko gawin yon dahil, siyempre, ko, kailangan kong tulungan yung kaibigan ko. Magkaribal? Magtutulungan? Yun ang panangyari yun, bunso. Ate, magkaibigan na si Sir Jerome at si Cardo. Tsaka, balak ko na nga sagutin si Jerome. Balak, yung tagal! Ano ba naman? Kailan magagawin yan? Baka naman maudlot yan. Nanay, sabay na nga lang ho tayo. Ano, buti pala ka na. Alis na kami. Bye! Hindi na naman. Puntahan mo na yung nanay at kuya ko sa kulungan. Kamustahin mo lang sila. At sabihin mo na nakamusta ako at okay ako. Paano ko papaliwanag sa mga pulis doon yung sino ako? At sabihin mo, kaibigan ka ni Kuya Totoy. Hindi ka nila pag-ihinalaan. Hindi ka wanted. Ako yung wanted eh. Kalokohan ang pinagsasabi mo, Gordon. Oh, babayaran kita. Babayaran kita. Parang awa mo na. Na, ba na lang? Mayor. Baka maiisip pa niya na siya mismo dumalo sa pamilya niya. Oo nga, kulit na Mayor eh. Noong una, okay sana yung taong yan eh. Matapang, masipag. Pero parang humihina na ang loob. Baka sumabi tayo niya, Mayor. Sabi ni Lola, ayos lang siya. Pero sa tingin ko, hindi. Pards, pagkatas ng duty ko, dadaan ako dyan. Maraming salamat, Pards. Ano pala yun? Naka-hold yung kaso ni Mayor sa CIDG. Gusto ba pagtulungan natin? Tulungan kita. Hindi na, Pards. Makikimbalita lang ako sa CIDG. Ikaw ba yan, Pards? Maghihintay? Huwag ka mag-alala. Kapag kinailangan ko ng tulong mo, ikaw ang unang-una kong lalapitan. Sige. Ingat ka. Cardo, anong tulong ang kailangan mo? Alam ko na, pinaplano ka na naman. Ginigipit sila ni Mayor. Ang sabi daw ni Mayor, si Lola Cup daw yung nangungura ko. Sir, Lynn, ba't niyo tinapon? Sayang. Masasayang ka dyan? Bakit may pagmamalaki mo ba yan kung alam mo korap yung nagbigay sa'yo? Tama. Wala nga kwenta yan. Sir, ang ibig ba sabihin nun, kampi ka na kay Cardo? Naniniwala ako kay Glenn. Chip, sigurado ko sa gagawin natin ito. Kailan ba ako pumalpak, Benny? Kasi uling punta natin dito, napaaway tayo eh. Hindi tayo susugod sa kaya. Magmamanman lang tayo dito para makakuha tayo ng ebidensya. Ah, wake up ka muna. Mamaya na.
Ano na? Pwede na, Pai. Magutom ka na. Huwag ka naiihi ka. Mamaya, Manny. Mga attorney, ituloy mo lang yung kaso dyan kay Dalisay. Diba yun? Physical injury. Kalap, nagpapatay na lang tayo eh. Murder pa. Basta ituloy mo rin yung kaso dyan sa lola niya. Ilubog mo pa. Sige. Mayor. Oh, ano na naman? Pasensya na po kagabi. Alam mo ikaw, gawin mo kasi lang yung trabaho mo. Opo. May collection nga pala ho ako mamaya. Sumama mo siya. Apo, Mayor. Para. Mayor? Para sa protection mo yan. Sige na. Mayor, nakalarabi sa sarayan. Chip, ayan na, sundan na natin. Hindi si Mayor po tirayan natin dito. Ha? Anong hindi? Benny yung bahay niya. Kinakailangan makapasok tayo dyan para makakuha tayo ng ebidensya laban sa kanya. But yun naman pala eh. Tara na, ano ba ginagawa natin dito? Sandali. Hahanap tayo ng tiyempo. Sige, sige, Chip. Alam mo na pag-isip-isip ko, parang pabigat na to si Gordon sa akin eh. Dapat talaga, Mayor, nung mupatay nung bayan eh. Oo nga. Pero huwag muna natin siyang problemahin eh. Matititong si Lola Cap. Hindi ko na rin siyang munang problemahin. Yan si Lola Cap, Mayor. Sa palagay mo ba magiging problema pa yan? At yung opo niya? Subukan nila. Oh, saan ka pupunta? Lalabas lang. Eh, di ba mamaya pa naman ang koleksyon? Ay, init na ako dito eh. Hindi magbilang ka ng barya sa swimming pool? Oh, sandali! Oh, ano bumalik ka rito ah? Pupunta lang ako doon sa pasugalan ni Mayor. Maglilibang lang ako. Eh, di ba wanted ka? Nasasakal na ako. Wala na akong ginawa dito kundi kumuha ng koleksyon. Pag may pinagagawa naman sa akin si Mayor, dito lang ako sa loob ng sasakyan. Hindi ako pwede lumabas. Gordon yan. Lumabas? Sama kita maglibang. Ta, sakay na. Bilis! Benny, palabas sila. Tara. Check. Sa barangay ni Kapitan Crescencio. Safe ako doon. Sige. Benny. Chief. Hindi natin dapat takawalan si Gordon. Dahil siya makakatulong sa atin. Para maidin natin si Mayor. Maniho ka lang. Chief, magsasalita kaya siya? Akong bahala. Alam ko paano pagsasalita ito. Alam ko yan, ah. Sigurado ka ba? Pipigayin mo siya ganyang style? Sa gagawin ko. Sisiguraduhin ko na siya mismo ang hindi natulog sa atin. At makikipagtulungan sa atin.